National Liberation Front, tsaka MILF, Moro Islamic Liberation Front. Ano ba ang kaibahan ng dalawang iyan? Sa katotohanan, isa lang to dati. Dati itong MNLF na pinamunuan ni Nuno Beswari noon, nung panahon ni sinasabi nating diktaturyang Pangulong Marcos. Pero sa totoo, hindi siya diktatura. Napakagaling na leader niyan, no? Give us a benefit of doubt na lang, no? So, hanga ka pala kay Pangulong Marcos. Hindi lang sa humahanga, kundi talagang napakagaling na leader. Nasa record naman yan. On the record. At talagang muli, kailangan natin isa pang ganyan para muli umangat ang ating bansa. Dahil wala na makagagawa ng kanyang mga nagawa pa. Yung MNLF, yung pinamumunuan ni Nurmiswari at noon. Yung MILF. Itong MNLF, MILF, ito, na-divide lang. Nung makita, spin-off lang? Naghati. Dahil sa nung makita nila na sa kanilang pananaw ng mga nasa loob na mga central command ng Moro National Liberation Front, na mga iba natin mga kapatiran na mga leader, ay nakita nila na parang pumapanig na sa gobyerno si Nurmiswari ng mga panahong yaon sa pananaw nila, kaya nag-split sila. So, actually, isa lang din ito. Hanggang isa lang din ang pinaglalaban ng dalawang ito. Ano pang pinaglalaban talaga nito sa kaalaman ng ating mga kapatid na hindi nakaunawaan kung ano itong hidwaan sa Mindanao? Sa totoo lang po, mga minamahal naming kababayan, tapos na sana noong nakaraang taon ang problemang yan. Alam niyo kung bakit? Yung tinatawag na ancestral domain. Hindi naman talaga lumalaban ang mga kapatid nating mga Muslim sa Mindanao para sinatawag na sarili nilang bansa o magtayo ng sarili ng bansa. Hindi po pwede nilang gawin yon. Alam niyo kung bakit, Atty. Pagya? Simple. Alam ng ating mga kapatid na mga taga Mindanao na mga Muslim na sila ay dating Tagalosun din. Na sa ating silang taga. Marami Ilocano nagpunta. Opo, hindi po yung tinutukoy ko noong panahon ni Ramon Magsaysay. Ang kasaysayan tinutukoy ko yung history. Downtown. Noon pa po na bago dumating ang mga Kastila. Tama. Kasi noong dumating na po ang Kastila, itinaboy lang man po ng mga Kastila ang mga Muslim sa Luzon. Papunta ng Visayas hanggang sa Mindanao. Kaya kung atin pong uugatin. Opo, sila Kandula. No po. Puro Muslim yun. Yes, Princess Pasay. Oo. No po. So, paano yung mga Muslim po tayong lahat yan? Tinaboy lang po at dito unang nasakop ng Kastila ang Luzon. Hanggang sinakop nila ang Bisaya. Hanggang Mindanao po. So, napilitan po ang mga Muslim ayon po sa aklat ni Gregorio F. Saide at ganun din po sa aklat po ni Teodoro. No po, na, Agoncillo. Agoncillo, no? Teodoro Agoncillo. Na talagang ang mga Muslim po sa Luzon napunta hanggang sa Mindanao dahil sa pagtaboy ng Kastila. Kaya po kung itong mga Muslim nating kababayan dyan sa Mindanao, kung ating aalamin lang ang kailang mga ancestor, mga lolo, mga Luzon. Karamihan po sa kanila taga Luzon. Yan po.